Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagagamit ang panghalik bilang pamalit sa pangalan nito niyan noon niyon. Nakabubuo ng bagong salita, nakapupulot ng aral na magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Tayo ay manalangin muna. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ngayong araw na inyong ibinigay sa amin. Maraming salamat po sa mga pagkain na kinain namin kanina at maraming salamat din po sa magandang araw na ibinigay niyo ngayon. Sa pang-araw-araw na pagbibigyan niyo ng aming pangangailangan at sa mga magulang namin na lagi nang nariyan para sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyo mga bata. Magsiayos muna kayo ng inyong silid. Sige, oh. Marian, pwede ko ba ipakiusap sa iyo ang pagtatala ng mga kaklase mo na lumiban sa ating klase ngayong araw? Maraming salamat. Ating tatala kayin ay isang maikling kwento na pinamagatang Hindi Basura. Babasahan ko kayo ng isang kwento na ang pamagat ay Hindi Basura. Pagkatapos kong basahin, ay meron akong itatanong sa inyo mamaya. Okay, Hindi Basura. Bata, bakit mo kinukuha ang mga basurang iyan? Tanong ni Sita sa batang nagtutulak ng kariton. Hindi ito basura. Mga pira-pirasong papel ito. Mga lumang bote at latang pinipi. Sagot ng batang nagtutulak ng kariton. Ano ang gagawin mo riyan? Tanong muli ni Sita. Hindi mo ba alam? Ipagbibili ko ito. Tutunawin ito ng bibili. Gagawin nila uli itong papel, bote at lata. Humanga si Sita sa bata. Kumikita siya. Nakakatulong pa siya sa pagtitipid sa likas na yaman ng bansa. Okay, class, meron akong mga katanungan dito. Gabay na mga tanong. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Okay, mahusay! Number 2, ano ang laman ng kalito ng bata? Tama, hindi ito basura. Pangatlo, ano ang gagawin ng bata sa mga napulot niya? Tama, ito ay kanyang pangangolektahin at ipagbibili. Pang-apat, ibigay ang mga aral na napulot. Mahusay, Marilyn. Ang iyong aral na napulot ay dapat hindi natin husgahan ang sinumang tao kapag hindi pa natin nalalaman ang totoong ginagawa nito. At ang panghuli, ano-ano ang mga panghalip na pamalit sa pangalan. Sumasang-ayon ba kayo sa ginagawang pangungulikta ng bata sa basurahan? Ipaliwanag. Tama, JR. Sumasang-ayon tayo sa ginagawa ng bata sa pangpapangungulikta niya dahil iyon ay nakakatulong pa sa ating likas na mga yaman. Pagpapahalaga. Ano ang mga aral na napulot niyo sa kwentong binasa? Tama, Marian. Ang iyong napulot na aral sa binasa nating kwento na dapat pahalagahan natin ang mga basura. Paglalapat. Pagguhit ng isang pangyayari na gusto niyong maging wakas ng kwentong binasa. Okay. Meron tayo ditong pamantayan. Kaangkupan, 40%. Kalinawan, 30%. Kaisahan, 20%. Kagandahan, 10%. Okay, pumunta na tayo sa pagtataya. Unang tanong, ano ang tinutulak ng bata sa kwento? Mahusay, kariton.
bakit siya nasa basurahan? Tama, siya ay nangungulita ng mga basura. Sino ang nagtatanong sa batang namumulot ng basura? Mahusay, si Sita. Ano ang mga panghalip na pamalit sa pangalan? Tama ang iyong sagot, J.R. Panghuli, meron tayo ditong takdang aralin. Basahin niyo ang aralin 22. Ang klema at ang aking bansa. Pahina 97. At suriin ninyo ang paggamit ng angkop na pagtatanong gamit ang sino, saan, ilan, kailan, ano-ano, sino-sino, at isulat sa inyong kwaderno at ipasa bukas. Yun lang muna ngayong araw. Okay. Paalam mga bata. Salamat!